Please leave right away. Magandang. Hi, Harry. Magandang gabi. Naka-hi din si... Hey, Harry, that's enough. Magandang gabi. Ako po si Trixie Cruz Angeles and this is Luminous. Sabi ko mag-live tayo this weekend, di ba? Some of the... yung mga issues dito, kailangan natin i-clarify kasi pinag-aaway nyo kami ni Attorney Mel, ha? Huwag naman kayong ganyan. But, let's go back. Let's stick to the issues today. Ano ba ang liabilities ni Madam Angel Locsin dun sa kanyang birthday pantry? Pinag-usapan natin. In fact, nauna pa tayo dun sa ibang mga abogado mag-explain kung ano yung possible liabilities niya dito. And if you will go back dun sa dati nating live, ang sinasabi natin, kailangan para maging liable siya under reckless imprudence, meron siyang directly na ginawa. Okay, but let's go back. Ano yung mga facts dito? Meron pa kasing mga nadagdagan na facts. Okay, ang request ko na lang po, among others, don't forget to like, share, follow, and subscribe. At saka, kung may mga magtatanong dito sa comment section na nasagot na natin, pakisabi na lang kung saan sila pwedeng bumalik, either dun sa previous live natin, o yung mga masasabi ko later on before they have checked in dito sa live natin para tuloy-tuloy lang yung discussion. Okay, wag nyo ko pa, yung mga questions na, agree ba kayo? Anong masasabi nyo tungkol sa sinabi ni Attorney Mel? Guys, we don't encourage that among lawyers. Hindi dapat pinag-aaway ang mga abogado. Yun nga lang, we can issue or give different opinions. That being said, let's go to the facts dito. May pa-birthday pantry. It was called a community pantry, pero alam natin, hindi totoo yon. Kasi, ang community pantry is supposedly of a community. Ibig sabihin, mga kapitbahayan, mga magkakakilala yan. And it is a sharing activity or a sharing event. Na meron kang isang table, may tao doon, tapos magbibigay ka ng sobra mo. Yung iba na nagkukulang, maaari silang kumuha doon. And it is a form of barter para matulungan ang kapitbahayan natin. This is the bayanihan spirit na tinatawag natin. At of course, we call it a spirit of cooperation and community. Diba? Alright, so now that that's clear, what happened on Miss Locsin's birthday was something like a fans day. In other words, it was meant to be a gathering. And dito na siya magkakaproblema. So, nagkaroon siya ng gathering with the intention of giving out food na hinahalin tulad niya doon sa mga community pantries. All right. What happened? Ayon dun sa barangay captain, ang nangyari was as early as 2 o'clock, nagpipila na ang mga tao. And then, at about 8 o'clock, sakalang sila nagmigay ng something like vouchers or stubs where you can claim the food pack later on. At 8 o'clock, namigay sila nun, pero hindi pa sila namigay ng mga packs nila or whatever it was that was going to be given away. At 9 or 9:20, naghinimatay na si Mr. Rolando de la Cruz, dinala sa East Avenue Medical where doon po siya nabawian ng buhay. Dahil dito, pumunta si Ms. Locsin sa ospital ng 11 o'clock, hindi pa daw po nag-uumpisa yung event ng pamimigay. And then when she returned, ang dami-dami pa rin tao. In this whole time, from 2 o'clock all the way up to 11 o'clock, padami ng padami lang ang mga tao. And nobody among the community or among the organizers of her event asked people to leave. Ngayon, nag-coordinate ba siya with the barangay or with the LGU? Clearly, nagsabi na si Mayor Joy na hindi siya nag-coordinate with the Quezon City government. Did she coordinate with the barangay? Sabi ni barangay captain, hindi. Dumating sila doon at dumating din naman ang barangay because nagma-mass gathering na nga doon. So, even if she didn't coordinate, dadating talaga ang barangay. According to dun sa live ni Mark Lopez, dalawa lang daw ang pinapasok na barangay officials. If that is true, ibig sabihin ang may control ng sitwasyon dito were her organizers. All right. After that, 'di ba, they still did not ask people to leave the area. Nagtagal ng ang mga tao doon at dumami ng dumami sila as the day went on.
So they are also, in other words, because they were in control of the area and they were supposed to be in control of the people, dahil sila yung nanawagan na pumunta doon, meron, they're supposed to be able to at least have the power to tell people na umuwi na kayo, wala na pong maaabutan dito. But that's not what happened right away. Okay? So nagkagulo na nga, and now, ang in-announce ng Quezon City government is that for the residents of Quezon City, magpa-swab test na kayo if you went to that event. Bakit? Kasi baka mag-positive kayo, Quezon City rin ang sasalo sa inyo. What about those who are non-residents? And that's the catch. Ito yung problema. Hindi nga siya community pantry kasi hindi naman community pag wala ka na sa Quezon City. And as a matter of fact, normally what we would consider a community are yung mga yung barangay mo o yung mga kapit-barangay mo. Pwede mong isama yung mga yon. Ngayon, according to Kits Barha, na taga dun sa area na yon, si Miss Loxin ay taga Don Antonio Royal Estate. According to Kits ito ha, nasa post niya. Bakit kailangan daw? Pero tumawid siya ng Commonwealth at ginawa niya sa ibang barangay, sa barangay Holy Spirit Drive. Doon niya ginawa sa isang commercial area, and ang sinasabi ni Kits dito is, you know, she went out of her barangay because yung barangay niya, of course, probably hindi sila papayag doon sa kanyang ano, sa kanyang papantwi. 'Di ba? Kasi magkakagulo, magulo doon sa ano, magiging magulo diyan sa barangay nila. So, time out. Thank you kay Elda Arcigal Hashiguchi. Maraming salamat sa inyong ano ba 'to? Sa iyong super chat. Ay. Okay, masalimuot, ang daming facts. Okay. Ngayon, after oops. Okay. Maraming salamat din kay Ma'am Euphemia, 525. Alright. Alright. So, Miss Loxin is from Quezon City, but hindi niya ginawa sa barangay niya. Tumawid siya sa ibang barangay in the hopes na mas maraming tao ang makapunta. Hindi lang yon. The intention was to hold it in a public place at doon magkakaroon ng mass gathering. Pipila ang mga tao ngayon dyan. Why am I saying this? Relevant ito dun sa Quezon City Ordinance mamaya. But let's deal first with Attorney Mel Santa Maria. Guys, hindi namin gusto yung pinag-aaway nyo kami. Yung mga, what is your opinion on this? Bakit ano, sabi ni Mel ganito? Bakit sabi ni Attorney Mel ganito? Okay, first of all, we gave our opinion before he did. Alright? Nag-live po kami as early as Friday. So, nag-explain na kami kung ano yung legal framework dito. Sabi ni Ma'am Mirna Frias, building daw po ni Angel yung venue. Yes, but it was still a very, very public place. And the intention was for people to line up in a public place, the streets. Tandaan nyo yung sinasabi ko sa ibang mga live natin, ang ano, may jurisdiction on government for all areas that are in the public domain. Ibig sabihin, pagkakalye yan, pagka-sidewalk yan, pagka lugar yan na pwedeng labas-masok ang publiko, eh, the government can directly intervene in that. And then, of course, they have jurisdiction also over other endeavors like business establishments, etc. in relation to their business permits and so on. Okay. So, does it really matter if it is her building, if she was holding it in a public place? Alright. Ngayon, ang kinontra natin or we did not agree with Attorney Mel when he said walang liability si Angel kasi si Miss Loxin kasi hindi niya sinasadya yon. On that score, he is incorrect kasi sinasabi nga natin pagka hindi sinasadya, meron pa rin pananagutan whether it is as ano, reckless imprudence resulting in damage to property or homicide o kaya under civil liabilities for tort for quasi-delicts, and so on. Okay, so mayroon whether it is a criminal case or a civil one, well, that will depend on the evidence and the facts here. So, ang sinina-argue ni Attorney Mel is the facts here say that she did not do anything directly to contribute to the death of Mr. De La Cruz. And therefore, wala din siyang liability for reckless imprudence. And on that score, we will agree. Ako, because if you look at our Friday discussion, dun pa lang sinasabi ko na malabo yung reckless imprudence kasi wala naman din siyang direct liability, direct
action in his death. Hindi naman niya tinulak and so on. However, hindi siya exempt from civil liability or from tort. So, maaari siyang kasuhan. Ngayon, limitado ba ang pagkakaso sa kanya ni ng pamilya ni Mr. De La Cruz? Well, some people have the theory na kung magkaroon sila ng COVID, dun as a result of that fiasco, it's possible to also file a case against her and make her liable. I am not sure about the chances that will fly, that case will fly. Nevertheless, there is some liability on her part. So, tinignan ngayon natin ang IATF Omnibus Rules. Ayon sa IATF, may mga parusa para dun sa nag-violate ng social distancing protocols and so on, and yung mga guidelines ng IATF, but they must be embodied in an ordinance by the LGUs. So, ang local government ng Quezon City, nag-pass sila ng ordinance, Ordinance Number 2934, Series of 2020, na ipinasin nila ng pinasal nila last year. Okay? Ang title nito is an ordinance enabling the declaration of localized community quarantine in Quezon City and providing for localized guidelines therefore. So, dito sa ordinance na ito, bawal ang mass gatherings. Although, kung babasahin nyo ng buong-buo yung ordinance, karamihan ng mga sinasabing regulations ay nililimita nila doon sa mga business establishments. Weird nga eh. Parang kulang. However, nakalagay doon, malinaw naman na bawal ang mass gatherings. So, ano yung penalty under the local government's ordinance? Ang penalty niya, and kapit na lang po kayo kung maiinis kayo, Section 14, persons who violate any provision of this ordinance shall be penalized with a fine of ang tumataginting na amount na 5,000 pesos and or imprisonment of not more than 6 months at the discretion of the court. The way I understand it, nung ginagawa nila ito, ang nasa isip ng mga ating magigiting na konsehal sa Quezon City ay ang iniisip nila ay yung mga nag-break ng protocol, walang face masks, yung mga lumalabas after curfew and all that. So ito yung supposedly mga penalties nito, either 5,000 pesos fine or 6 months imprisonment. Meron ba bang na kasuhan na ng ganito? Bihirang-bihira po. Kasi usually, pag hinuli ng pulis, lelekturan lang, or in some cases, ayun, pinagpumping, may namatay, ewan ko kung ano nangyari sa kaso na yun. But they usually sent home. Sino ngayon ang pwedeng mag-file ng kaso? Well, the Quezon City government and of course, the barangay can do that. Dito rin sa ordinansa ng Quezon City, nakalagay doon na maaaring gumawa ng panukala with appropriate penalties ang bawat barangay para sa mga violations that are committed within their jurisdiction. So, ngayon pinag-aaralan ng ating barangay kung ikakasuhan nila si Ms. Loxin for possibly violation of this city ordinance. Ang point kasi dito is ma-filean sila ng kaso kahit mababa yung penalty para kahit paano magtanda. Ang fallout kasi nito will be the political effect on the her future in politics. Yan na lang po ang hahabulin kasi nga mababa talaga ang penalty dito. Bakit nga? Babalikan din natin yung ating live last Friday. Sinabi din po natin yung tort or quasi-delict, maaaring the civil liability. Ang civil liability dyan is to the family kung sino yung na-damage sa pagkamatay ni Mr. De La Cruz. So, kung hindi po sila magreklamo, then although pwede mag-file ang barangay and ang PNP for the violations, para dito sa civil liabilities, ang testimony or evidence will be coming from the family that is damaged. So kung hindi po sila ang maghahain ng reklamo, wala namang maa-award na damages. Unless na-damage po yung barangay, may mga nasira and so on, the city can also sue for damages to their to the property. Okay. All right. So, ulitin ko ha, ang qualification natin, sinasabi ni Attorney Mel Santa Maria dati na walang liability si Ms. Loxin kasi hindi niya sinasadya. So, kinokorrect ng ilang mga tao, including, yun, basta maraming nag-correct on social media, wag na natin silang idamay, na his answer is incomplete.
dapat sinabi niya kung bakit hindi liable si Miss Locsin for for reckless imprudence resulting in homicide instead of giving a statement na hindi niya sinasadya and therefore wala siyang kasalanan. So, on other scores, it is possible, yes. Pero it will not apply to the violation of the city ordinance. Yun nga lang, mababa ang penalty dito. Yung mga nagsasabing problema kung mapatunayan ngang guilty si Angel, di rin makukulong yan. Well, while I don't subscribe sa ganyang jaded na attitude, kasi depende din yan eh sa gusto, sa kagustuhan natin. Kung ilalaban talaga ng complainant yung kaso na yan, then they can possibly ask the court na ihatol nila, i-imprisonment, hindi fine. Because her activity, sorry, has put a lot of lives in danger. So, papaalala natin, ano yung mga damage dito that possibly we could not be able to get her to answer. So, pag may mga nagkasakit, ang Quezon City government will already hold, nagbibigay na sila or nag-announce sila ng libreng swab test para sa mga residenteng nagpunta dun sa event na yon. But that applies only to Quezon City residents. Kung hindi kayo taga Quezon City, kailangan i-check niyo sa LGU niyo kung kayo ay mayroong libreng swab test at kung hindi, I think dapat mag-demand letter kayo kay Miss Angel. At sabihin niyo na dahil dito, because you could not control it, hindi nag-social distancing ang mga tao, hindi nyo kinaya yung event na yon, then at least sagutin nyo naman yung swab testing namin. You can ask, okay? And I think that if it came to a case, oo, pero kasi magdidemanda ka ba for 4,000 pesos, baka mas mahal pa yung oras na gagastusin mo sa pagsisingil ng amount na yon. Yung lack of coordination niya with the local government and with the barangay, that also might constitute another violation dito sa city ordinance. So it's possible two counts na yung violation niya. One is holding the mass gathering and the other, of course, is the failure to coordinate. So intayin natin yung barangay daw ang maghahabla sa kanya. They're looking into the possibility na ihabla si Miss Angel kasi nabulabog yan. At yan yung sinasabi natin dun sa last live natin na ito yung mga repercussions. Kaya hindi tayo ganong kapalo sa mga community pantry / food distribution events. Kasi nga, hindi nga siya community pantry, bagkus ito ay isang fans day / food distribution. Which is not just happening here. Nagkataon lang na dito sa event ni Miss Locsin, one, may namatay, two, yung dagsa ng tao was horrible, and three, it was covered by media, and four, yung lack of coordination was glaring. Malinaw na sinabi ni Mayora at saka sinabi rin ni Barangay na hindi siya nag-coordinate. Ngayon, may nagsasabi, in fact, si Miss Angel herself, si Miss Locsin, ang nagsabi na may barangay, may PNP, may AFP pa nga doon. But that is different from saying, nag-coordinate kami sa barangay, nag-coordinate kami sa PNP, nag-coordinate kami sa AFP. Maraming salamat kay Ruel Costello. So, di ba? So that might constitute another violation of the city ordinance. But wait, there's more. And it's not very good news. Kasi ang sinasabi ni Mayora, o sige, move on eh. Kasi ang sinasabi niya, o magpa-swab test kayo. At gagawa na kami ng bagong panukala to regulate yung mga ganitong klaseng activities. Which could mean two things. One is, nakikita nila yung kakulangan nila doon sa ordinance na itinayo nila. It does not apply pala to these kinds of activities. And number two, they did not anticipate na magkakaroon ng isang ganito kalaking problema. So, sa madaling sabi, may kakulangan yung ordinance na ginawa rin ng Quezon City. Pero hindi naman natin pwede rin sabihin na nagkulang sila sa pag-address dito sa overcrowding ng event ni Miss Locsin because she did not coordinate. So, in this case, anong liability ng local government? Wala eh, minimal sila eh. Rumisponde naman, andun yung barangay and nandiyan ang PNP because they had to be there. The moment nagkaroon ng isang crowd under social distancing protocols, dadating at dadating dyan ang barangay at dadating din ang PNP.
Okay? Because they have to be there, whether she coordinated with them or not. And ang tingin ko, they were counting on this. Ayon naman dun sa live ni Mark Lopez, sinasabi niya that the organizers allegedly did not want yung barangay or PNP officials doon sa event nila. Okay. Ngayon, pag sinasabi nating negligence or gross negligence, meron tayong civil liabilities for that. Unfortunately, ang pwedeng magkaso ay lahat lang ng mga na-damage. Clear yung damage dun sa pamilya ni Mr. De La Cruz. Pero kung merong iba dyan na hindi na hospital din, and I understand there were three other people na hospital for ano for parang danger of heat stroke, mga nahihilo and all that, pwede naman sila pong magkaso para sa danyos para sa kanila. Ayon, sabi ni Ma'am Pinay Paparazzi, and I agree with her, I guess the reason why the fine for the ordinance is only 5K is because the LGU expected the violators would be common people and not artistas who happen to be against the government. Well, like I said, ang ina-anticipate kasi nga nila ay maliliit na violations. May biglang lalabas, pupunta sa tindahan, may nag-break ng curfew, nasa labas ng gate, andyan, mga walang face mask, walang face shield. Yung mga nagpipilit pumasok sa mall pero minors or senior citizens and so on na during the time na bawal sila. So, yes, they did not anticipate na merong ganito. However, they should have, di ba? May maraming salamat kay Joseph De La Cruz again para sa ating super chat. So, huwag tayong mag-expect na mayroon ditong criminal liability. But, para ano, if it's any comfort to everybody, tandaan na ang damage dito is to her viability as a candidate for whatever position she's trying to run. Ang rumor, and I would emphasize that this is a rumor kasi hindi naman po siya nagde-declare, ay tatakbo daw siya para sa Senado or i-endorso niya yung kanyang pamangkin, si Neri Colmenares, who as we know, ran for Senate, kailan ba yun, 2019? Or 2016, tumakbo ng Senado. At any rate, ano, her ability then to endorse candidates has taken a hit. Maraming salamat kay Cruce de la Torre. Tama ba yan? Ayan. So, bakit natin binanggit din yung ibang mga ano, yung mga things like she's not in her barangay and this was in a public place? Because kailangan na natin tignan din yung purposes ng pagtatayo niya ng kanyang Fans Day. Huwag na natin pong tawagin community pantry kasi sa totoo lang, Fans Day ito. Dahil ang mga panawagan niya ay dun sa kanyang Instagram, eh sino bang sumusunod sa Instagram niya, kung di yung kanyang mga tagahanga. Wala namang masama dun, pero yun nga, hindi niya no-control. Walang masama na may Fans Day ka. Huwag lang during a pandemic. Di ba? I'm trying to look for yung dun sa ano. Ang bilis kasi ng I'm trying to Ma'am, pag gustong tumulong ang tao, kailangan pang magpaalam sa mga mayor o kapitan or mga taong wala naman sa lugar. So feeling nila wala namang binibigay over. Hindi ko maintindihan po yung sinasabi ninyo. Sinabi natin dun sa ating live and we repeat it often dun sa ating wall. Yes, kailangan ng permits. Ang permit system kasi, it puts the ano, na nagkakaroon ng heads up yung ating ano, yung ating local government including the barangay na kung ano ang kailangan nilang ipaghanda at maaari ring i-coordinate yung time and place. O dito lang kayo, sasabihin ng barangay, tutulungan namin kayo. O kaya pwede ring sabihin na diretso ng barangay, ma'am, huwag na po kayong magganyan. I-turn over nyo na lang yung pamimigay at i-house to house namin. Diba? Because that's how relief distribution is being done sa mga barangay. Oops! So, yun yung logistics of the issue and the operational aspect of that. Sabi ni J. Hector Castro, what if naging stampede yun? Yeah. What if, I agree. What if naging stampede yun like nangyari sa Wawawi? May liability ba si Angel sa ganon? Yes, may civil liability pa rin siya. Pero, dun sa pag-organize at saka panawagan niya,
hindi necessarily criminal action. Hindi naman siya yung nagtulak sa mga taong nagka-stampede and so on. Unless siya mismo ang naghikayat na, o takbo, takbo kayo dito, o push down the barriers, o hinikayat niya. Nung nandun siya, nananawagan siya na mag-ingay, mag-ano, or ginagalit niya yung taong bayan, directly nandun siya, yung mga taong nandun, then in that case, yes, magkakaroon siya ng criminal liability. Parang yung tao, halimbawa, na nasa sa sinehan, pagka sumigaw ka ng sunog, ay may liability ka doon. Criminal yan. Diba? Basta mahatulan ng fine, di bali ng maliit, importante na ipatupad ang ordinansa ng lugar. Tama kayo dyan. Magandang ano yan. Wag natin papabayaan yung mga maliliit na violations kasi later on, posibleng lumaki na yung violations dahil ano, iniisip ng mga tao, they can get away with it. Sabi ni Toricha Rarehe, hindi dapat ngayon ginagawa ang fans day na yan. Oo, no-brainer yan, pero ginawa pa rin nila. Pero of course, ito nga yung sinisingil sa kanya ng ibang mga tao na, Miss Loxin, nakakailan ka na ba? Doon sa ABS-CBN, naghikayat pa kayo na dumayo ang mga tao doon, na pumunta ang mga tao. Nandun kayo sa labas, nakaupo sa sidewalk, nag-motorcade pa. And to be fair, hindi naman ganun kadaming tao ang pumunta, hindi naman ganun katindi yung, ano, yung pagpuprotekta sa network, gayon pa man, mayroon pa rin ano, mga dumating dahil naghikayat siya sa mga taong pumunta. So, dahil hindi ganun kadami, hindi na natin pasyadong na-monitor kung tumaas nga ang number of cases resulta nun, but we can always, you know, expect that to happen now. Diba? Ngayon po, iba na ang panahon ngayon compared dun sa ABS-CBN days na naghihikayat siyang mga tao na mag-noise barrage para protektahan yung kanyang network. Ano yung differences? One, may variants na po ng COVID at yung mga variants na ito ay matinding, ano, mas nakakahawa kesa dun sa original na lumabas. Okay? Pangalawa, yung findings ay lumalabas na, bumibigat ng ebidensya na pumapabol sa teorya na airborne itong COVID virus. And therefore, it can, you know, magsasalita ka lang na ganun and kakalat na yan. It will be in the air. Hindi necessarily, ano, hindi, how do you call this? Hindi lang sa surfaces yan. It's carried by the air. It's in the air. Nagtatagal siya ng up to 3 hours doon sa, ano, sa in the air where you can breathe it in. Kaya hindi lang siya droplets, it's in the air. So, yung mga ganitong findings, sinasabi naman at inaanunsyo ng DOH, di naman sila nagkulang sa paglalabas ng impormasyon. Pero, if you're going to choose to ignore that, you must be responsible for your actions. Wag naman po tayo masyadong mahaba mag-komento kasi medyo mahirap basahin eh pag kilometric. Sabi ni Lawrence Abbas, paano pong napatanggal sa pwesto ang barangay kung napatanggal sa pwesto ang barangay kapitan dahil sa mga lapses ng IATF protocols, pwede po bang maghabla ang kapitan laban kay Ms. Colmenares? Bakit po matatanggal yung barangay? Hindi naman niya kasalanan 'yan. 'Di ba? Lalong-lalo na pag hindi kino-ordinate sa kanya. Pag hindi kino-ordinate sa kanya, as long as maipapakita niya na rumesponde sila the moment na dumami yung mga tao dun sa lugar, then nag-comply siya sa kanyang obligasyon. As a matter of fact, mayroon pa nga daw balita na yung mga organizers ay ayaw papasukin ang PNP at saka ang barangay officials. In which case, wala pong liability yung barangay. And nakikita naman natin that he kept to the place, ni-record yung timeline, and ngayon nagdi-discussion daw sa barangay kung ano dapat maghabla na sila kay Ms. Loxin. Sabi ni Sind Olof, paano po kung biglang dumami ang infection dahil sa mass gathering na ginawa nila? Iyan na nga yung problema eh. Kulang talaga ang ating batas. Kaninong kasalanan yan? Okay. Both yung ordinance, and in fact, yung ordinance pertains to yung mga
preventive measures, di ba? Kaya yung mga ganyan, social distancing, face mask, huwag kayong lalabas, no mass gatherings. Lahat yan ay preventive measures. Pero pag nag-violate ka ng preventive measures na yan, are you responsible for the resulting rise in the number of cases? Hindi maliwanag yung mga batas dito. So, hindi po nila nilalagay yung liability na kung sakasakaling magkaroon ng sakit resulta ng inyong activity ay mayroong nararapat na penalty para doon. Wala pong nakalagay sa ating mga batas. So how do we hold her liable? Kung sa tingin ninyo kung matindi ang paniniwala ninyo or natin na si Ms. Locsin ay may gross negligence dito, may sala dito, pero hindi na masasagot yung sala na yon ng ating mga batas, anong pwede natin gawin? Well, number one is kung meron siyang political ambitions, wag na po natin siyang iboto. Lalo-lalo na kung tatakbo siya dun sa mga lugar natin, make sure na pagbayaran niya ito through the resulting damage to her political career. Wag na rin natin pakikinggan kapag siya ay may iniindulso na kandidato. Furthermore, yung mga ganito, wag na rin natin tatangkilikin whatever projects she has later on. Yun yung mga, that's the best that we can do. And then, we should also demand from our lawmakers na pwede ba, wag naman yung parating whipping boy ninyo, yung NTF-ELCAC, pansinin nyo naman yung mga batas dito. As early as last year, kino-call out na natin dito sa Luminous, at saka sa mga programa natin sa radyo, ang kakulangan ng Republic Act 11332. Kasi masyadong vague yung provision doon sa sa disobedience. Kasi disobedience doon sa mga rules ng DOH pertaining to controlling the pandemic, dapat punishable. Pero napakalawak ng pagkasulat ng batas na walang nagiging guilty under these provisions. So nung nagkaroon ng IATF, dapat noon pa lang nakita na nila, walang makukulong dito, walang matatakot dito. Pero imbis na umiral yung ganong klaseng pag-iisip, ang umiral is, hindi, ang point naman dati is mag-iwas sakit. Kasi nakita ninyo in the early days, at ito kasalanan din ito ng ilang mga ng mga sutil na nasa kabilang parlor. Nung inaaresto yung mga umaaway sa pulis na nagpapauwi sa mga taong hindi authorized lumabas, pag dinadala yung mga ng aaway or nanununtok or ng mga pulis and ng ibang mga law enforcers, dinadala sa presinto. Ano nangyayari after that? Magrarari-rari, sasabihin ng mga kabila, violation ng human rights, gusto lang naman nilang magtrabaho, and so on. Yung parati tayong nagagawa ng excuses para sa mga taong nakaka-endanger sa buong bansa is a basic flaw dito sa ating pag-handle sa pandemya na ito. Hindi kailangan maging stricto tayo. Pero paano tayo magiging stricto kung may kakulangan na nga ang ating mga batas? Nagkaroon ng dalawang Bayanihan Act, hindi pa rin naipasok yung panibagong penalties or ayusin yung Republic Act 11332. Imbis na gawin yon, ang ginawa ng Kongreso at Senado ay pinaubaya sa mga LGU na gumawa ng mga ordinances para i-enforce yung RA 11332. At ito na nga, yung ordinansa na inilabas ng Quezon City, may kakulangan talaga dahil ang iniisip lang nila ay ito yung mga violations in the early stages, violation ng curfew, mga nagpipilit lumabas na hindi dapat lumalabas, hindi nagpa-face mask, hindi nagsosocial distancing. Pero yung ganito kalaki na event, na ang laki ng possible repercussions, both sa government finances, kasi ang daming posibleng magkasakit, sa hospitals that are already overburdened, sa taong bayan na maaaring mahawa dun sa mga nahawa sa event na yon, and so on down the line, hindi natin ihabol yung batas. Sabi ni Eds, ay, thank you kay Eds Mar, nasa Belgium po siya. Sabi ni Melvin Hernandez, intentional ang ginawa niya, may hidden agenda kasi. Well, I don't want to assume that kasi parang ang feeling ko that there's not enough evidence to suggest that. Ang tingin ko kasi is akala nila kaya nila.
So they went ahead and did it. Akala nila kaya nilang walang barangay, walang PNP. Akala nila kaya nila this whole thing. And the more the manier or the merrier. The more the merrier para sa kanila, kahit mas maraming dumating kesa dun sa pamimigay nila, maaaring gamitin na propaganda to propel her to a public office. Sasabihin nila, oh ayan, 300 lang ang dala namin, pero ang dami-dami kasing nagugutom, kaya nagdagsaan sila dito. Can you imagine what they were going to use this? As propaganda, how they're going to use this as propaganda, magpipilit pa rin sila after this. But I'd like to separate the political from the criminal, civil, and other liabilities, ha? Ang ano dito is, yes, we can actually say that their motives were not pure. Kasi gusto mo maraming pumunta, kahit konti lang yung pwede mong ibigay. Kahit sabihin na natin, hindi ka ready rin lang para dun sa overcrowding, your intention was pahiyain yung gobyerno. Para masabi mo na, ayan, ang dami-daming nagugutom, tayo na, because that was what they were saying, di ba? Sinasabi nila, kaya nagkaka-community pantry kasi palpak ang gobyerno, kaya tayo-tayo na lang ang gagawa nito. So can you imagine, the more people who were there, mas malakas yung magiging propaganda nila para sabihin, palpak ang gobyernong ito, ang daming nagugutom, tignan nyo ang daming pumunta. But of course, we know that's propaganda. Hindi naman lahat ng pumunta doon gutom. As a matter of fact, posible nga na yung sa dami ng pumunta, yung tunay na nangangailangan ay hindi na nabigyan. So kung yung intention nila ay magpakain ng mahirap, magpakain ng gutom, eh unang-una sila yung nagpagutom. Pangalawa, hindi na umabot yung tulong na yun because of the ineptitude in handling the entire event. Hindi po ba pwede na iboboto na kandidato sa Senado ay mga abogado lang? Pwede naman kaninyong iboto ang mga lawyers lang. Pero hindi tayo pwede gumawa ng rule dahil sa saligang batas nakalagay na doon kung ano yung qualifications at hindi pwedeng limitahan doon sa mga abogado lang. It might not also be a good thing kasi unang-una gusto kong iboto si Doc Willy. Hindi naman siya abogado but I think he would be good in the Senate, di ba? Sabi ni Ma'am Cathy Celestial, yung mali ginagawa nilang tama, epal na human rights. Oo. In fact, maganda sana yung konsepto ng human rights, pero dahil sa medyo tinitwist nila yung konsepto, parang nataturn off tuloy yung mga tao sa human rights. Actually, gusto nating protektahan ang karapatang pang tao, karapatan natin mabuhay, halimbawa, di ba? Karapatan natin yung hindi tayo biglang magdi-disappear at hindi tayo mahanap na kinidnap na tayo ng mga alagad ng batas. Well, maganda naman yun, pero yung pag sobrang ginagamit mo yung human rights para labanan lang ng labanan yung mga ahente ng Estado, ay may mali na doon. Diba? Sabi ni RM Tutanias, nagpakain ng fans club. Hindi pa nga napakain dahil nagkagulo na nga. Sabi ni Ma'am Jinky, simple ang gusto niya, pahiyain si PRRD. Well, posibleng mag-conclude tayo ng ganon. Meron naman pong basihan para magsabi tayo ng ganon. Sabi ni Owen Friday, and maano to ha, significant to, cricket sa kabilang parlor. Oo, kung papansin ninyo, ang pinagtutuunan ngayon ng pansin ng ating Senado ay puro yung NTF-LCAP. At nandun pa rin sila sa community pantry. Inaakusahan nga nila si General Parlade na tinawag daw niyang satanas itong si Miss Non, when we know that's not true. Diba? At alam natin na hindi yun yung message niya. But they're deliberately misleading his message. At bakit yun na lang nang yun? Puro NTF-LCAP, puro suggestion, defund. Bakit ito? The elephant in the room is may palpak. May palpak na community pantry na you so defended. Diba? Naaalala mo yung mga hirit nila na maganda naman sana. Maganda naman yung ginagawa. Nagpapakain naman siya. And that's very dangerous. Yung sinasabing, nagpakain na nga, minamasama ninyo. No! That's not how it works. Kasi pag sinisingil ninyong nagpakain ng, ibig sabihin, yun nga, naniningil kayo. Akala ko ba ginagawa ninyo out of the goodness of your heart dahil merong nagugutom. Ngayon sasabihin ninyong, nagpakain na nga kami. Tapos ganyan pa kayo. Ibig sabihin may kapalit ito. Ang kapalit ng pagpapakain ninyo, hindi namin kayo babatikusin. It doesn't work that way. Diba? Parang ganun, parang si Miss Noon.
tinanong siya, may relasyon, may anong connection mo sa Communist Party? Nagpa-press con ka, pero meron kang ano, inaaway na media dahil nagtanong sila ng isang napaka-obvious na tanong. Ito yung tinatawag ko na the law on consequences. Eh. Andiyan ka sa press conference, hindi maganda yung tanong. Binuksan mo yung pintuan para sa tanong na yun eh. Tapos magagalit ka. So ito, nagpakain ka. Nagkagulo dahil hindi ka marunong mag-organize, hindi mo kaya mag-handle, wala kang alam sa crowd control. Tapos maniningil yung mga fans mo na nagpakain na nga eh, tapos galit pa kayo. Siyempre galit kami. 'Di ba? Hindi namin utang na loob yung pakain ninyo kasi yung sinasabi ninyo, ginagawa ninyo out of the goodness of your heart. So let's get that clear and out of the way. Hindi na po ito legal na diskusyon, kung di diskusyon sa propaganda war nila. Discussion ito sa communications nila. Parang pinapalabas na, oh, hindi naman kasalanan ni Angel. Wait, what do you mean hindi niya kasalanan? Hindi, sasabihin nila, wala siyang criminal liability. Wait, not having a criminal liability doesn't mean hindi niya kasalanan yon. Okay? Hindi lang siya punishable dahil kulang yung batas natin. Nagbigay siya ng danyo sa pamilya from what I understand. Kaya hindi na gusto yata ng pamilya na ihabla siya dahil yung mga statements nila sa media eh, hindi naman niya kasalanan yon. So yun ang babantayan natin ngayon. Sasabihin na hindi naman niya kasalanan. Wait, criminal liability doesn't mean wala siyang kasalanan. Meron. It's just that hindi kakayanin ng batas na panagutan siya under the current criminal laws. At kaninong pagkukulang yan? Kulang yung mga dapat nag-a-update ng mga batas natin for things like this. Sorry, nagalit na naman ako. Yan. Kung walang namatay, sobrang successful sana ang plano nila na siraan ng government. Sabi ni AC Canales. Oo. Sabi ni Geraldine Santos, ang ganda na sinabi niya. Sabi niya, parang sinabi na may trabaho ka na nga, naghahanap ka pa ng sweldo. Oo! Di ba? Di ba? Di ba yun yun? That's exactly what it is. Meron bang power ang Senado? Oops, nawala. Naghahanapin. Mag-issue ng gag order laban kay General Parlade at kay Yusek Badoy? Hindi po. They cannot. Kasi they cannot reach into the executive. Only the president or yung immediate superior ni General Parlade o yung mga superiors ni General Parlade at saka ni Yusek Badoy. So, biniverify ko pa yan kung meron talagang gag order. But I really doubt. Right now, wala akong nakikitang ano eh, verification dun sa ano. Isa lang ang nag-report nun. Hindi pinipick up ng ibang mga dyaryo. So, right now, I don't want to consider it a fact. Intayin natin na merong mag-verify ng supposed gag order na yan. Sabi ni Randy Estigoy, napakalinaw naman ang Relief Goods operation yon dahil nag-post sa Facebook. Siyempre, pag libre, dudumugin yan ng tao kahit walang pandemya. Oo nga, kahit hindi nga gutom eh. Sabay na sabay kami sa outreach program. Ganyan ang Pinoy culture. Kahit nga free taste, pinapatulan ng Pinoy, di ba? Walang masama sa pagtulong out of goodwill. Huwag samahan ng propaganda, kakaumay na narrative. Alam nyo, actually, kahit sa akin, kunwari may kumakandidato, tapos nagpakain siya ng ganon, hindi pa naman campaign period. Para sa akin, okay lang yun. At least pag kandidato, maliwanag, tumatakbo siya. Alam natin kung ano yung inaano, parang nagpapakit sila sa atin. Okay lang yun. Pero yung ito, yung mga hindi pa declared candidates, tapos panira ng panira sa gobyerno, parang propaganda nila yon. Jan, yan yung ano, yan yung mga hidden motives, hidden agenda. Yan ang dapat talagang binabantayan kasi it's manipulative. Di ba? Negative ang purpose, kaya pumalpak, sabi ni Ma'am Juliet. Sila lang daw may human rights attorney, sabi ni JJ Aviers. Ha, laugh clip. ayun, sabi ni Ma'am Maria Consuelo Acantilado. What? During pandemic, we should not expect anything in return. Oo, kasi ang sinasabi ninyo, community pantry, kawang gawa, gutumang mga tao, pinapakain namin sila. O tapos ngayon, maniningil kayo? Maniningil kayo by telling us to shut up kasi nagpakain na nga kayo? Tapos kaya hindi dapat siya batikusin. That doesn't work that way. In fact, it is even worse. Kasi meron kayong agenda, nagpapakain kayo, tapos hindi niyo sinistate yung agenda na yon. Hindi kayo upfront, hindi kayo honest. You are trying to make it look like you're doing a good thing when in fact, you're just trying to tear somebody down. So no. Yoko nga, di ba?
Sabi ni Juanito Sigaral, may nagsasabi pa nga daw na dapat DSWD Secretary si Darna. Ano yun, joke? Well, obviously, hindi niya kaya. Di ba? Ito, 1,000 tao lang daw. Although sinasabi ni Barangay, up to 5,000 yata yung mga tao doon, kapal ng crowd. Oh, who's gonna pay for that? You know who's gonna pay for the damage there? You know who's gonna pay pagka nagkasakit ang mga tao? Tayo. PhilHealth. Sa public hospitals, yung mga taxes natin, tayo yan. Tayo yung mananagot. Yung mga free swab test ng mga LGU, bayad natin yan as taxpayers. Pero okay lang sa atin magbigay ng ganun because, di ba, bahagi yan na, tama yan yung paggastos ng mga buwis natin para sa mga ganyan. Pero yung unnecessary, and this was so unnecessary. For what? Because they wanted to show that to the government na hindi. Kayo, Duterte government, hindi ninyo kaya ito. Kaya kami na lang ang gagawa. O ayan, kayo yung gumawa. Tignan niya nangyari. Sabi ni Glorine Castillo, magagalit ka na naman. Oo, kasi, di ba? Normally kalmado ako. And I have to be calm. So, happy Sunday daw, sabi ni Going Abgeek by Ian Poral. Ito, tinatapon pa ng fans niya yung mga tulong niya noon. Ibang-iba kaya yung pagtulong niya before. Not like a stunt. This community pantry is a stunt. Sabi ni Christine Exentrician. Hi, Christine. Tagal na kita, hindi nakita. Uy, nagiging familiar yung mga names ninyo, ha? So, ano, if you're here often enough, kaya nga magpapasalamat ako. So, yung mga madadalas, hi, Yoshi. Yung mga madadalas na makigulo dito sa ating mga live, maraming salamat po sa inyo kasi ang laking tulong kaya ninyo. At tapos habang tumatalino yung mga hirit ninyo. And they become funnier and funnier. Teka, may itong gustong mag-hi. Say hi, Yoshi. Ala, talaga. Talaga. No, later na. Kumain ka na. Sorry, nangulit na naman si Yoshi. Si Yoshi yan, si Harry kasi hindi nakakaabot ng ganyang kataas. Nagpapalamig lang ng ulo before we go back to the discussion. O, tingnan natin kung may mga tanong kayo. Hi! Yoshi down. Kung tutulong, pwede naman idiretso sa barangay para sila na lang mag-distribute sa mga poorest of the poor, sabi ni Roland DSPG. I agree. Kaya nga pinupost namin lahat ng mga kakilala natin na nagkakaroon ng sarili-sarili nilang outreach na maaayos para nakikita naman kahit by example kung ano yung tamang gawin. Magkakawang gawa na rin lang, edi let's do it the right way, di ba? And in addition to that, mag-encourage tayo ng ibang paraan para magkawang gawa. Of course, parating may tulong, dapat tayo dun sa mga taong ano, hirap na hirap talaga at walang wala. Kaya nga may 4Ps, di ba? Tuloy-tuloy yung pagbibigay ng gobyerno sa mga 4Ps. At sila, meron silang PhilHealth, kahit yung pinaka-basic lang. At saka syempre, yung mga tulong, ayuda galing sa gobyerno. Is that enough? Of course not. Hindi naman kasi guarantor ang gobyerno na makakain tayong lahat 3 times a day. Kapitalista yung society natin eh. Diba? Hindi naman tayo purely socialist na lahat na lang nanggagaling sa gobyerno. Ang kapalit niyan ay stratospheric na na taxes natin. Eh, hindi pa kaya natin ng ganun. So, kung ano lang ang makakaya ng gobyerno. And it's not fair to demand what the government cannot give. 1 year na po tayo na GCQ, ECQ, and ECQ na pabalik-balik kasi 1 year na tayong in the throes of a pandemic. So, yung mga pagdi-demand ng opposition, ng political opposition, ng mga hindi kakayanin ibigay ng gobyerno. Halimbawa, taasan yung ayuda. Dapat kung ano, libre lahat, libre paggamot, libre pa swab test, mass testing, mga ganyan. Kahit walang katuturan, i-demand nila para masadsad yung gobyerno. Pag masadsad yung gobyerno, syempre magsasuffer yung ibang mga social services natin. And continuing, halimbawa, ito, gusto talaga ng gobyerno, magbibigay pa tayo syempre ng mga special risk allowances sa ating mga medical frontliners. Magbibigay tayo ng parang insurance para ang pamilya nila pagka may nasawi na medical frontliner. Meron din tayong ibibigay. Gobyerno ang bumibili ng mga vaccines. Nakikita ninyo ang laki ng outlay ng gobyerno dito. Ang laki-laki ng ginagastos ng gobyerno dito. Pero para sa political opposition, hindi yan enough kasi yan ang propaganda nila. Nothing will ever be enough for them. Isipin mo, maglalagay ka ng build. Oh, nandito na yung tunnel boring machines.
Hindi naman importante yun, eh, pandemic ngayon eh. Ganyan yung mga maririnig ninyo. They will demand what the government cannot give. They'll keep pushing it, demanding and demanding and demanding. At magkikreate sila ng mga emergencies everywhere na hindi naman nag-i-exist. At magpapretend sila that they can do things better. E tignan mo nga, ano pa yung sinabi ni Madam 7% ngayon? Pasensya na, na-overwhelm kami ng tawag dito sa e-consulta. Eh madam, nag-offer kayo ng services to the general public. Hindi nyo ine-expect na dadami yung mga nagtatanong? Eh nag-offer kayo eh. Hindi nga kaya ng gobyerno yung ano, they are barely keeping the one hospital thing together, di ba? Tapos, ano, magpapakita kayo ng ganyan, po sasabihin ninyo, yung ipopropagandize ninyo, o kita nyo, kaya ni Lenny magtayo ng ganito, yung gobyerno, pinapabayaan kayo, kaya wala kayong ganyan. O ngayon, kaya ba ni Madam Lenny? Overwhelmed din siya. Because it's a pandemic. Get that into your heads, opposition. It's a pandemic. Right? I fallen angels are only 200, but they are 201 in reality, sabi ni Broderick Bagorio. Sabi ni Ma'am Victoria, Madam, sana di na magpapagamit ang mga taong nasa laylayan sa ganyang propagandis. Inaabuso ang kahirapan ng mga tao kahit anong drama nila, obvious masyado agenda, nakakasawa na sobra. And this is where we have to discuss, are these community pantries good? Are they? The tough, tough answer to that is, it's good for the short term. Pwede nitong i-address yung nagugutom ngayon na. Yung nagugutom dahil lockdown, oh my gosh, di ako makatrabaho, wala akong pagkain. Yes, it will address that. In the long run, is it good? No. Because magiging mataas na later on ang expectations din for social services. Yung mga, do you know that yung dati nag-attempt ang gobyerno magbigay ng unemployment benefits? Nag-fail siya because ayaw na ng mga taong magtrabaho. Hindi pa tayo umaabot dun sa point where people are beyond the point of taking advantage. Diba? Dun sa ibang mga ano, sa mga bansa, nasanay na sila, hindi ka makakakita ng mga nag-aabuso masyado ng sistema. Like yung ano, pag mahirap ka kasi sa public bathrooms, magnanakaw ka ng toilet paper kasi wala kang pabili ng toilet paper or nagtitipid ka. So makapagtipid ka man lang sa toilet paper, nanakaw ka sa public toilets, mga ganyan. Pero pagka in general, yung society ay medyo nakakaangat na, everybody can afford to pay toilet paper, to buy toilet paper, nobody will steal the toilet paper anymore unless yung talagang gaman ka na. Hindi pa tayo umaabot dun sa point where everybody is comfortable enough to feel na hindi sila mauubusan. Ito yung sinasabi ko, uy, maraming salamat kay... Ano ba to? Ma'am Marilyn Tefianco. Para kay Yoshi pala yun. Thank you, madam. Okay. Nawala yung train of thought ko. Ito yung sinasabi natin na ano, na parang mendicancy culture. Na nothing is free dapat eh. Diba? Anong ginagawa? There was a time na sinasabi ng mga tao, kasi bobo yung mga botante, kaya bobotante ang tawag sa kanila. They keep voting for people who buy their votes. Di nila nakikita na masama sa kanila yon. Hindi ko kaya kasing i-blame ang mahihirap. Kasi every so often lang sila nagkakatunay na power pag election. At meron silang opportunity gumawa ng desisyon. Kailangan ko ng pera eh. So, ibebenta ko yung boto ko. That is my power at that time. Bihira yung mga opportunities na gano'n. Kung walang-wala ka, wala kang konti at limitado yung pagkakataon mo o kumita, kukunin at kukunin mo yung pagkakataon na yon. Hindi nila nakikita na in the end, dahil tumanggap sila, yung tao na binoto nila, gano'n ang tingin sa kanila, bayaran. Kaya nilang bayaran ikaw. Kaya nilang bayaran ang buhay mo. Ay! Nagkaroon ako ng activity, pero nasawi ka, o sige, babayaran ko na lang ang pamilya nga, huwag na akong ihabla. Nagiging ganun, hindi nila nakikita yung long-term effects ng ginagawa nila. But nakikita din natin na wala kasi silang, wala sila sa sapat na frame of mind to not consider the only real power, the limited times na meron silang power. During elections na sinusuyo sila nitong mga lintsaking mga politiko na to.
Sabi ni Owen Friday, example na lang for peace na naaabuso. Yes, we have to get rid of a system na nagagamit o na inaabuso o tanggalin natin yung mga taong nang-aabuso. Pero hindi ibig sabihin nun na masama yung programa ng for peace. Pag walang-walang-wala ka talaga, kailangan mo talaga yung for peace na yon. That sometimes amounts to, depende sa dami ng mga anak mo. Kung pumapasok ng mga anak mo, may grade school ka, 500, 700, so ano, and so on. The higher the education goes. And ang tingin ko, importante rin yun na ina-address din natin, tapusin natin, break natin yung cycle of poverty para hindi na tayo nagkakaroon ng mga flying voters. Hindi na tayo nagkakaroon ng mga bayarang voters. Pag inangat natin sila to the point where they can walk away from that kind of an offer, then that's where government succeeds. Diba? Kailangan, yun yung purpose dyan, to break the cycle of poverty. Kaya may PhilHealth, kaya may tertiary education. Nakikita nyo yung vision ng presidente natin. Hindi natin gusto na forever tinatapak-tapakan ang mahirap, na forever nabibili yung boto nila, na forever kinakasangkapan sila ng mga tao who want to stay in power forever. We have to break them out of that cycle of poverty. That is why we have to do all of these things. At intindihin natin yung rare occasions when they hold real power. But in order to break this, kailangan we make sure that the system in that helps them isn't abused. So, bakit ko binibring up ito? Kasi yung mga ganitong klaseng gimmick na community pantry kunwari pero ill-disguised na propaganda machinery ay is bahagi ng pagkakreate ng mga impoverished people na tinatapak-tapakan. Ito yung paraan nila bumili ng boto na hindi nalalaman pa ng mga tao na nabibili na sila. And that's what's dishonest about these things. Propaganda machinery yan. Pero ayaw nilang ipaalam. Buti pa yung mga kandidato, upfront sila, pa-shopaw ni konsehal. Oh, at least alam ko, konsehal, tatakbo ka. Ito yung pagpapakit ninyo sa amin. Pero ito magko-community pantry na actually fans day na nangihihikayat ka para maipakita mo na yung gobyerno palpak. Diba? That's dishonest. Diba? Bumibili ka lang ng mga tao who will agree with you. So, so, ngayon lang kami mga Pilipino nagkaroon ng dignity dito sa ibang bansa dahil kay Pangulong Duterte, sabi ni Mario Sugala. O nga. Yun, sabi ni Halsey, give some, Halsey Sivans, give some dignity naman sa mga mahihirap. Sabi ni Christine, sinasagot niya si Jefferson Jordan. Ito yung narrative nila, si Pidutz daw di marunong mag-sorry samantalang si Darna nila mapagkumbaba daw. Sabi ni Christine, sabi ko na nga ba, ganyan ang next na drama nila. Marunong mag-sorry si Presidente, nag-sorry nga siya para sa Luneta hostage taking. Long time apology. At hindi pa siya ang may kasalanan nun. Diba? Nakakaloka. Di marunong. Marunong ba mag-sorry yun si Madam Angel? Ang totoong sorry dyan, Madam, Miss Loxin, bayaran niyo yung mga swab test. Ipakita mo yung contact tracing nyo. Kung wala kayong contact tracing, tumulong kayo both sa Quezon City Government at sa ibang mga LGU na may mga citizens na pumunta sa event mo. Ito yung problema, Madam Angel. Hindi kayo nagpa-contact tracing. Alam na namin yon. Actually, may nagtutwal sa akin kanina, sinasabi, nagtatanong ka lang tapos gumawa ka ng conclusion. Tandaan ninyo, most of the time, ang abogado sa hukuman, pag nagtanong siya, alam na niya yung sagot. Ngayon, iintayin natin yung tunay na pagkukumbaba. Iintayin natin yung offer man lang o tulungan niyo yung Quezon City Government. Tulungan niyo naman yung mga taong naglagay sa pagpapahamak dito. At kung hindi nila gagawin, pues tayo naman, tayo yung may obligasyon ipaalam sa mga posibleng magiging botante nila o ng mga kaalyado ni Ms. Loxin. Ito ang ginawa nila. Kinakasangkapan nila ang mahihirap na tao na nanamantala sila sa isang sitwasyon para manira sa gobyerno gamit ang mahihirap. Yan ang pagkakasangkapan ng tao. Yan ang ano, yan ang nagkikreate ng tinatawag na bobotante, which I disagree with. Yan ang nagkikreate ng mga tao na they want these people to feel beholden. Akala ko ba
ano, kawang gawa ito, pero in the end, naniningil din kayo. Whether maniningil kayo sa boto o maniningil kayo dito sa pagsasalag ng mga batikos, sinisingil ninyo. Huwag na tayong maglokohan pa. Sabi ni Broderick, huwag ko daw siyang tawagin, madam. She doesn't deserve it. Hindi po ganon. Hindi ko wala siyang modo. Ibig sabihin, ganon din tayo. Hindi tayo makikigaya sa kanila. Hindi, we were better than that. I will give her, she will still address her with respect. Hindi tayo nang babalahura. Kasi, di ba, gawain nila yun. We don't do that. In fact, yung mga yung fake news na pinalabas nila na nagre-red tagging ako, 'di ba? Fake 'yon. Pananagutan nila 'yan. Pero it is something that I have never ever done kasi I am against guilt by association. Nasa saligang batas natin 'yan. Pero gusto nila kasi mag-propagandize eh. Gusto nilang palabasin na nire-red tag yung mga community pantry so naghahanap sila ng mga figureheads na pwede nilang balahurain. Na may kasalanan dito sa red tagging na yan. Che, not gonna be part of your schemes. Thank you kay Ma'am Donna Gonzalez para sa kape. Maraming salamat. Ito sabi ni Evelyn Estonanto, here in Germany, we have unemployment benefit. Automatic deducted from our salary. The government will offer work 3 times and if you do not accept it, the benefit stops. Maganda yung setup na yan. Totoo lang. What can you say about what happened to Doc Carbosa regarding his comment on Angel's event? Okay. First of all, I think that he has a right to say that. Because, one, he is a doctor. And two, I think super OA talaga yung reactions na o-offend. When did we start pandering to people feeling offended over the truth? Diba, anong sabi niya? Death by, community pantry. But isn't that what happened? They insist on calling it community pantry. This person died at that event. Was he wrong? Was he lying? Was it untrue? Was it libelous? No, of course not. And yet people seem to be so offended by it. Since when do people get offended by the truth? I think he shouldn't have resigned. I think Dr. Herbosa was a sane person in the university that I'm very proud to be in. And I wish he didn't. I wish he didn't. But nevertheless, andyan na yan. And so he took the high road. No matter what, I'll stand by Dr. Herbosa. Because we should not be offended about people who may not be... may not have said things the way you want them to be said, but was telling the truth. Diba? Tinatanong ni Lori Soledad, anong balita sa anti-terrorism law? Well, since naka-suspend pa yung mga hearings dito, gawa ng mga lockdowns, it's still in force and effect. Tayo naman ang wagi dyan kapag, kapag nadidelay. Kasi wala silang TRO to suspend the implementation of the law. So, implementable yung batas. Sabi ni JM Canono, sila nasasabi nilang tumutulong na nga, sisihin pa. Paano kung sabihin din ng gobyerno na tinutulungan na nga kayo, nagre-reklamo pa kayo? Actually, di ba, hindi sinasabi ng gobyerno yan. Kahit ulan ng batikos, ulan ng araw-araw, naiintindihan ng gobyerno yan. You're in government, that's really what happens when people are frustrated. Pero pag yung ganito, meron ng direktong kasalanan. Well, no holy cows. Nagkamali yung tao. Of course, may karapatan tayong batikusin siya. Hindi tayo, hindi niya tayo binili by giving 300 food packs. Di ba? Hindi siya bumili ng karapatan na ma-exempt sa pagkakriticize natin dahil nagpigay siya ng 300 packs. Marami sa ating nagserbisyo sa gobyerno pero hindi pa rin tayo exempt dun sa pambabalahura online. Tinatanong ni Jem Shid kung Quezon City rin daw ako. Oo, pero hindi naman ako nagpunta sa event ni Madam. Sabi ni Marian Shoko, real sorry, I know ifs, no buts, sorry po. Pero
Siguro gutom lang sila. O, yan. Parang cop out, di ba? Sabi ni Ramon Sakay, I agree with you. You're absolutely right. Wake up, people. Filipinos are smart. Watch out for fraud, people. Oh, especially on election season. This current administration is doing what is right, though it is not perfect. Totoo yan. And we shouldn't expect perfection. For every Duterte who has put up tertiary education, universal healthcare. Ngayon lang nga tayo nakakapag-actual yung singil sa PhilHealth na pag nag-ingay ka eh, may kumakaripas na mag-explain. Di ba? Dati pag sinabi mo, oy PhilHealth, ba't hindi niyo ako binabayaran? Dead ma. At least ngayon may takot na sila. What about free tertiary education? What about itong tutok ni Liling Briones, pati dun sa mga teachers na hindi nagbibigay ng impormasyon tungkol sa ACT party list. Di ba? Yung mga ganyan. Ang laking improvement. Itong the fact that the communist insurgency is about to end. How often in a generation does a Rodrigo Duterte with that kind of vision come along? Sko. Sige na nga, yung mga tipo, ang maganda niyan, ganyan na nga siya, ang dami nang nagawa, may gana rin pa tayong mag-criticize at hindi siya nagagalit sa atin pag nag-criticize tayo, pag may katuturan. Yung mga walang katuturan, katulad ng mga Rappler, mga ganun. Yan, naiinis ang presidente. Pero yung valid criticism na ginagawa natin, halimbawa sa Karambola, tungkol kay Dar at saka kay Duque, they listen, probably don't do anything about it, pero yan ba yung diktador? Excuse me. Sabi ni Ronaldo Pasha, Almendral, demand that Ms. Locsin pay for the swab tests for the birthday fans day attendees. QC Mayor should file a case against her, breaking health protocol and non-coordination with the LGU for her event. Ang tingin ko dyan is it will be the barangay who will file the case. Kasi up front, front and center, nandun sila at saka sila yung may mga witnesses. Diyos ko po. Sabi ni Mimi Sharon, mga moves ni Angel napakawali. Hi, sakit sa bangs. From Paris. Oh, social ni Madam. I hope safe po kayo dyan. Si Saki Flores is watching from Nagano, Japan. Oy, Team Japan, please keep safe. Alam ko mas okay ang ano dyan, pag-handle ng pandemic dyan. Pero, ano, everybody, all of you, you're all important, ha? Kaya parang awa nyo na, please, please keep safe. Sabi ni Donna Chong, people in the city went out of their house to join the queue at the birthday of Angel and left behind their common sense at home. Ayan na nga. Ayan, alam niyo yung masama dyan. While maraming nagpila, started the line at 2 a.m. habang tumatagal, and as the day went on, dumami nang dumami yung mga tao. And nobody among the organizers saw a solution to that, or nobody tried to stop people from just keeping coming in. Tapos ayaw pa nila magpapasok ng PNP at saka barangay, kung tama yung information na ni Mark. That's murderous, man. Sabi ni Mary Ann Saldner, ay, maraming salamat kay Madam. Binigyan ka na nga ng pagkain, gusto mo pa, subuan pa kita. Yan ang narrative ng kabila. At ito pa kung hindi lang nagkulang gobyerno, hindi sana mangyari ito. Sa pagpapa-event ni Angel, dyan sila magaling mga sabi ni Euro Misaya, taas ng expectations niya sa charity ni Angel, pero sa gobyerno ang baba ng standards niyo. Sabi ni N.D. Lagat, bogok kayo eh, gaya ng idol mong NPA leaning, yay? Ginamit pa mga mahihirap, huwag kami. Dear Euro, Misaya, alam ko tol ka, pero sasagutin kita, I'm going to break my rule na huwag sumagot ng tolls. Actually, hindi mababa ang standards namin sa gobyerno, pero naiintindihan namin na mas malaki ang trabaho ng gobyerno. Si Miss Angel, 300 lang ang target niya. So talagang dapat mataas ang expectations namin. One. Number two, private sector siya. May oras siya, may pera siya. Ang gobyerno, nag-start ang ayuda last year. May lockdowns, ang ekonomiya bumagal. Dahil nga, hindi, ano,
dahil nga pandemya. So we were able to buy some time during that time. Pero I don't think you appreciate that the government has to take care of everyone, even itong mga sutil, even itong mga matitigas ang ulo. All the opposition has to do is come up with a tiny, tiny project para ipamukha sa gobyerno na kaya nila. That is in no way equal effort. Hindi equal po yung effort ni Angel at saka yung effort ng ating gobyerno. Hindi pareho yung logistics niyan. Hindi pareho ang mga tauhan niyan. At lalong-lalo na hindi pareho ang standards niyan. So please, kung sinasabi mong iba yung standard natin sa gobyerno, it's because we understand the length and depth and breadth of the work that they have to do. Compared to Madam Leni, na ang dami-dami niyang budget, tapos all she has to do is mamigay ng spaghetting maputla at saka lugaw, magmumukha na siyang ano, may nagawa, 'di ba? That's all she has to do. Sit still, smile for the cameras and give out lugaw. The president has to think of everything: national security, the drug war, the communist insurgency, the pandemic, vaccines, foreign relations, food security, the AFP, the Philippine National Police, discipline in the ranks, the judiciary. There's so much that they have to manage, even education. Lahat yan iniisip ng gobyerno. All these people have to do, particularly itong si Ms. Doxin at saka si Ms. 7%. All they have to do is look at their one little project and make that successful. And suddenly may platform na sila to condemn the government despite the fact na including infrastructure, everything still has to keep going. No, sir. Hindi ibang standards natin. Kayo yung nag-expect na equal sila. Hindi sila equal. Bilyon na gastos ng gobyerno pero walang kasiyahan ng mga tao. Hindi para sa mga taga-NCR ang lahat ng pondo ng bansa. Mahiya naman kayo, mga entitled kayo. Totoo. Hoy Angel, sabi ni Jimsky, sinadya mo at may nag-udyok sa'yo para pahiyain ang Pangulo. Sino niluloko mo? Sorry ka, hindi sapat yon. Dapat panugiting ka sa mata ng batas sa panahon ng pandemic. Yun, sabi ni Magto, the awakening, kahit superpower ng bansa, di nila kaya ang COVID. Ang sisihin ang China, they are not transparent. Ha? Okay. 110 million katao ang inaasikaso ng gobyerno. So huwag ikumpara ang pakyut ni Angel at paggamit sa mga mahihirap. Ano daw, wala siyang intention? No, she has intentions. Sino si Miss 7%? Eh di yung 7% dun sa last survey na tumaas na from 4%. Sabi ni Hope Solera, dito sa north of Sweden, bigla bilang din ang po ang mga tao, ang tao pag may event, cancel muna, tapos restaurant maximum 8 lang. Kung hindi ka sumunod, alam na, kaya discipline din pag kailangan. Adolfo Rana says, ito ay para sa anak na may birthday pantry. Ano kasing anak ka? Natanggap ng ganun na lang pangyayari sa kanyang ama, natalo ng pagiging panatiko kay Angel Locsin, yung damdamin para sa kanyang ama. Paano na yung damdamin ng mga relatives at family nito? Well, nag-usap na yata sila. At kasi kung smart si yung lawyers ni Angel, ngayon pa lang nag-aareglo na para hindi iwas kaso. Sabi ni Going Avgeek, tatakbo si Angel Locsin sa Senado, di ba? Kaya siya nag-iingay. Or, pinapalawak niya yung kanyang credibility to make endorsements, di ba? Yung nag-backfire kay Darna, madilim na intention niya. Ha? If it didn't go wrong, sabi ni Mona Lisa Tumines, tuloy sana yung Angel for Senator. Yes. Okay, recap na tayo. Para hindi kayo magsawa, di ba? Recap na tayo. First, base dun sa facts, sige, ulitin natin. Sinasabi ni Attorney Mel Santa Maria is that wala siya, yung first na sinabi niya is wala siyang liability kasi hindi niya sinasadya, which was incomplete. So we're just clarifying na
Malabong may liability si Miss Angel, but not because hindi niya sinasadya, but because wala siyang direct hand through negligence dun sa pagkamatay ni Mr. Rolando de la Cruz. However, that doesn't mean, Harry, shh. However, it doesn't mean wala siyang civil liability. Now, in all likelihood, kinakausap na yung pamilya para mag-apot siya ng danyos at saka makaiwas siya sa isang kaso, sa pwedeng ikaso sa kanya. What about the other unintended consequences? Mayroon din liability under the Quezon City Ordinance na maaaring for two counts, yung mass gathering at saka yung failure to observe protocols, yung panawagan. Okay, so dalawang counts possible doon. Double check ko lang anong nangyari dun sa memory ko. Violation ng mass gatherings, tama. Violation ng mass gatherings at saka yung violation ng quarantine protocol. Yung mga social distancing protocols and all that. So, posibleng two charges under the Quezon City Ordinance. Ang penalty nito is up to 6 months in prison or a fine of 5,000 pesos. Ang posibleng mag-file ng kaso nito ay ang barangay. Okay? But yung liability niya will be determined by the evidence then that will be presented later on. What is working against her are several things. Number one, yung panawagan niya to ensure na maraming pumunta. Because as we know, this had to be a public event. It had to be a public event in full view of the media para may maximum controversy na against the government. But it is the same intention also that proves to be her downfall. Dahil dito, hindi nila gustong papasukin ng PNP or palapitin ng PNP, hindi rin nila gustong palapitin ng barangay officials. So this can be taken against her in should the barangay file the case with the municipal trial court. Okay. Tinatanong ni DJ Kanz, ano pong criminal negligence? Well, a criminal negligence is, it would be a crime if it were committed with intention, pero hindi siya intended, so it was through negligence. Eh dito, ano yung crime na kinomit ni Miss Angel? May namatay, yes. Normally, pag may namatay at may direct or indirect reason na ikaw ang nag-contribute dyan sa crime na yun, well, then you would be held liable. Originally kasi, ang mali dyan is yung rhetoric. Sinasabi kasi ng mga tao, walang liability si Angel dahil hindi niya sinasadya. That is incorrect. Meron kasing crime na reckless imprudence resulting in homicide and that is what is known as criminal negligence. Pero in this case, malabo pong mangyari yun kasi nga kailangan direkta yung kanyang liability or kanyang fault dun sa pagkamatay ni Mr. De La Cruz. Hindi naman yata siya tinulak ni Miss Angel, hindi naman si Miss Angel po ang nagpainit sa katawan niya or nagpasiksik sa mga tao dun sa lugar na yon. Oh, wait, let's see. Okay? So, meron civil liability which she can take care of if she settles out of court with the family. Pero yun nga, ang liability dito most likely will be under the ordinance. Now, bakit ganun kaliit? Well, also, may problema yung batas. Republic Act 11332 is so vaguely worded pagdating dun sa criminal liability ng mga nagva-violate ng quarantine protocols na wala pong nakukonvict dito. Kaya nga po, absuelto dun pa lang sa preliminary investigation si Senator Coco Pimentel kahit maliwanag na meron siyang pagkakasala dito. It is the law that has not been amended to be more responsive. Kasi nga naman, ang nangyayari tuwing may hinuhuli tayo na nagbe-break ng quarantine protocols, maraming umaangal na para dun lang ikukulong nyo o yung mahihirap lang ang nakukulong and so on. Dahil na nasusunog parati ang mga law enforcers natin, minsan sa kakulangan na rin ng kaalaman, minsan, kasi walang hindi maliwanag nga yung batas eh. Imbis na ayusin yung batas at gamitin yung mga bayanihan acts, hindi inayos ng Kongreso at Senado itong RA 11332. Kaya napakalamya ng ating mga kriminalos pagdating dito sa paglalabag ng social distancing protocols. Ito yung problema. The damage is great, pero walang pananagutan na kriminal. So, ang laki ng damage. Bakit?
Dahil sa dami ng tao doon, posibleng marami rin ang mahahawa. And who is going to answer for that? Doon pa lang sa swab testing, mga LGUs po ang gagawa noon. At dahil maraming namimiligro ngayon sa possibility na sila ay na hawahan, kailangan na magpa-swab test lahat ng nagpunta doon. So, sinong kakarganan ng pagbabayad niyan? Eh, kung wala ang iba kung hindi yung mga taxpayers. Kasi tayo yung nagbabayad ng buwis na ginagamit ng mga LGU para magsagawa ng ganitong klaseng mga activities. So, syempre, tataas ngayon yung demand para sa swab tests and tayo yung nag-bear ng burden niyan later on. What about dun sa mga magkakasakit resulta nito? Alam naman natin na sinasagot ng PhilHealth ang kabayaran niyan in part up to what? 780,000 pesos for the severe cases, tapos graduated habang pababa. So kahit paano, basta magka-COVID ka, lalong requiring hospitalization, may babayaran tayong mga contributors. Whether nagbabayad tayo sa diminished services, dahil syempre, ang daming magkakasakit, madidiminish yung pondo ng PhilHealth, madidiminish din yung capability ng PhilHealth na masagot yung other health needs natin. So in the end, sinong magbabayad para dito sa mga ganitong klaseng activities? It's us. It's the taxpayers indirectly bearing the burden for this. More sicknesses, more people getting sick, less services sa atin sa PhilHealth, more people needing swab tests, less bang for our taxpayers' buck. Diba? In the end, lahat tayo lugi pagka ganito. Pati yung pagbibigay ng sa community, sa mga community pantries, if not done properly, it exposes to people to possible infections. Diba? Because you're asking people to go out of the house, samantalang ang standard protocol natin sa quarantine is stay at home. Gusto niyong tumulong, bigay niyo sa barangay sila magdi-distribute. Pero stay at home, that's the deal. Diba? If we really want to help, ano yung primary thing that we can do? Isn't it to stay at home and stay away from illnesses para hindi napapagod yung mga health workers natin? Para hindi na overcrowd yung hospitals natin? Para hindi dumadami yung sinasagot ng PhilHealth pagdating sa pag-reimburse sa mga ospital? Para hindi nagbabayad ang mga hindi dumalaki yung gastusin ng mga LGU para sa mga swab tests? Please lang. Diba? That's the least that we can do. But what, paano rin natin pwedeng singilin si Ms. Locsin? Singilin natin pag tumakbo siya o pag nag-endorso siya o kapag nagsalita siya laban sa gobyerno, singilin natin, Madam, sagutin niyo naman yung swab test. At kung kaya, kung may nagkasakit doon, tumulong naman kayo doon sa mga magkakasakit. Hindi yung papabayaan niya na yung gobyerno pa rin through PhilHealth ang magbabayad sa partial ng kanilang medical bills. At kung may nasawi, dahil nagkaroon ng COVID at may comorbidity sila, dahil hinikayat ninyong lumabas ng bahay, may pananagutan ba kayo? Madam, para dun sa mga gustong maningil sa kanya, wag na lang po natin siyang iboto at wag na po natin tangkilikin yung kanyang mga iniindorsong kandidato o yung mga iniindorso niyang propaganda. Pabayaan na po natin siya. Huwag na po natin siyang pansinin. Kumbaga, alam niyo yung paggalit ka sa isang tao, iisnabin mo. Siguro, yun na dapat ang paraan natin sa paniningil. In the meantime, makakatulong pa rin tayo. Pero magbigay naman po, huwag po tayo maghihikayat sa taong bayan na lumabas ng mga bahay. Kung gusto ninyo, tumulong din tayo dun sa mga maliliit na negosyo, lalo na yung mga small online businesses. Mga maliliit na bake shops, mga nagluluto, mga nagde-deliver ng mga groceries or basic items, tulungan natin yung mga new businesses na bumubusilak ngayon dahil nga naka-quarantine pa rin tayo kahit GCQ, 'di ba, after the end of the month. Tulungan din po natin yung mental health ng isa't isa. Check up on your friends to see that they're not getting depressed dahil matagal na rin tayong walang socials, 'di ba? Hindi tayo masyadong nagkikitang magkakaibigan o magpapamilya. Konting tiis-tiis na lang po para mairaos natin itong pandemya na ito. Tutulong tayo, pero the best right now, kung walang-wala rin naman tayo,
If we stay at home, ang laki na pong tulong noon. Be a hero, stay at home. Maraming salamat din sa pagtangkilik. Let's look for more sober discussions on this. Kasi nga, ang pakay ng kabila, katulad ng nagawa na naman nila sa akin, gagalitin tayo. Pag ginagalit tayo, we will not think straight. Pero simple lang ito. Kung hindi mapapanagot nga si Miss Angel to a criminal liability or even a civil liability, kasi nga nag-uusap na sila ng pamilya, meron siyang liability under the city ordinance ng Quezon City. But even beyond that, we can refuse to vote for her or for any of the parties that she is going to endorse. Yan na po ang pinakamalaking ano natin, contribution din natin para mapanagot niya itong mga itong activity niya. Isnabin na lang si Madam. I don't agree kasi na magkakamurahan pa tayo on social media. It takes the time away from mga solid discussions na natututo tayo. So, the best thing to do is wag na natin siyang bigyan ng plataforma na makapag ano pa siya, makapagreklamo, makapagbatikos, at saka makapagpontificate na dapat ganito, dapat ganyan. Huwag niyong sayangin oras namin, yung mga things like that. Huwag na po natin siyang bigyan ng puwang sa ating pag-iisip. Huwag na po natin din siyang endorsehin. Yun na po siguro ang tingin ko na maiging magagawa sa kanya. Gawa nga na hindi naman siya public official. So, gawin natin yung ginagawa ng mga woke. Cancel. Maraming maraming salamat sa pagsubaybay ngayong araw na ito. Salamat kay Sir Mauro Sipin. Kakagising lang daw siya. Pero, good morning kasi nasa LA siya. Magandang umaga po. Sino pa ba yung mga nagpapa-shoutout? May birthday ba po ngayon? Sa mga nanonood dito sa ating replay, buhay po kayong lahat. Maraming salamat sa pagtangkilik sa Luminous. O, paki-check naman yung mga nagpa-follow sa Luminous. Check niyo po kung naka-follow pa rin kayo kasi minsan na-unfollow kayo bigla ng Facebook. Check niyo po kung hindi pa kayo nakaka-like and follow. Like and follow po sa Facebook. Meron din Luminous na grupo. Pwede kayong sumali sa mga diskusyon doon. Dito naman po sa YouTube, maraming maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe. At kung hindi pa kayo nag-subscribe, come, let's join us, di ba? Uy, kay Ma'am Herondina, Jackman, maraming salamat. Sabi niya, you're amazing dun sa ating stickers. Maraming salamat din sa lahat ng nagkomento dito. Oo, kahit kayo nang ang mga trolls, kahit walang katuturan, kasi pag walang katuturan, pero post naman kayo ng post dito, tumataas yung ratings natin. At maraming salamat din sa inyo. Huwag nang kakalimutan mag-like and share. Kahit para ano, para pang padami lang ng mga tao dun sa wall nyo, i-like and share nyo na to. Ma'am Anne Marie Lunday, maraming maraming salamat po. Maraming salamat kay Ma'am Marilyn, Gemsheet Magto, The Awakening. Justin Magsaysay, JP Abella Maningat, Rock and Roll, Marilu Delphine, Ned Franks, Chev, Infesta Jones, Rain Pine Book, Going Av Geek. At dito naman sa ating Facebook, maraming maraming salamat kina Belen Varias Cruz, Ida Florentino, JM De Los Santos, Maria Judy Dizon Delisay, Wei Huaye, Lani Villorio Estepa, Halsey Sivans. Uy, sabi ni Ma'am Halsey, I heard Asik Celine namigay ng bigas sa QC without media coverage. Uy, pasalamat din pala tayo sa Liga Independencia Pilipinas, dun sa grupo ng Run, Sarah Run, sa League of Parents, at saka sa Duterte Youth. Dahil namigay din po sila ng, ano, ng gulay sa ilang mga barangay, at wala po silang pa-community pantry. Distribution po is to the barangay. Maraming salamat. Bukod sa namimigay po kayo ng masustansyang gulay, ginagawa niyo po yung tamang pamamaraan at dinaan niyo po sa barangay. Maraming salamat rin kay Choli Abilia Cabanban, kapwa ko Air Force brat. Nung birthday niya, nagbigay naman siya ng fruits at saka fruit juices sa ating mga mandirigma na naka-confine sa AFP Medical Center dito sa Viluna. Maraming maraming salamat, Kuya Choli. At mabuhay po kayo kasi doing charity and doing it right, doble pa salamat. Walang nahawa dahil nagbigay kayo. Wala pong uminit ang ulo at bukod sa lahat, wala pong nasawi. Maraming maraming salamat. Okay.
Salamat rin kay Renilo Vital and Leonie France, Judah Pereira and Tita Harris. Si Christine, maraming salamat. Tagal na kitang hindi nakikita. Josephine Abayon Koch, nasa Germany siya. Ryan Balisa, Emma Bowers, Gonzalo, Umar, Maming, Ma'am Mary S.C., Bong Abesilia, Sam James, and Alicia Gibel. Ang dami na nanonood from Germany, ha? Maraming salamat. We'll see you tomorrow on Karambola, alas 8 ng umaga. Ay, tapos, ano, tambayan at 12 o'clock. We'll see you then. Have a good Sunday.